Good morning, everyone. Kumusta na kayo? Friday na ulit. So, thank you po sa inyo sa mga patuloy na nanonood ng ating 6 o'clock morning prayer. So, meron pa rin po tayo yung 6 o'clock morning prayer from Monday to Fridays po. Tapos yung ating 8 o'clock habit po, Monday to Saturdays. Tapos meron po tayong kids ministry, Bible True Stories sa tuwing Saturdays po ng 10 to 11 a.m. Pasalihin po natin yung mga anak natin para po may matutunan din po sila about Bible. Tapos meron po tayong Ladies Bible Study every Saturdays from 2 p.m. to 3:30 p.m. Tapos meron po tayong pag every Sunday po, meron tayong Kids Sunday School from 9 to 11 a.m. Tapos, meron din po tayong Sunday service para sa mga nanay, sa mga kabataan ng 9 to 11 din po. Every Sunday po ito. Tapos, meron po tayong Women's Bible Study ng 3 to 4:30 p.m. po ang Book of Genesis. Mag-join po tayo. Ang saya-saya po mag-aral kasama ang kababaihan ng tungkol sa salita ng Diyos. And tungkol din po ito sa Book of Genesis. Tapos meron pong men's fellowship every Sunday po from 5 to 6 p.m. Mga tatay, mag-join din po tayo. And para sa mga I Love Youth, meron po ang second and fourth Sunday po ang kanilang schedule from Sundays 12 to 3 p.m. So lahat pwedeng sumali, walang exempted. Kaya enjoy na po natin yung pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos, makasama yung ating mga kapatiran. And bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa magandang buhay, sa bagong kalakasan, sa bagong pag-asa. Thank you sa lahat ng blessings, Lord, na patuloy na binibigay niyo sa amin. Dalangin ko, Lord, na kayong patuloy na manguna sa amin sa umagang to. Gabayan niyo po kami, turuan niyo po kami, bigyan niyo po kami ng magandang lesson sa umagang ito, Panginoon. Andalang ko, Lord, marami pa po kaming matutunan, and patuloy niyo pong i-bless ang bawat isa na gising na po, na handa na pong makinig ng ating 6 o'clock morning prayer po. Maraming salamat po, in Jesus' name we pray, amen. So, ang ating pong... Dahil po ang request po ng ating mga head po ng church ay patuloy pa rin tayong mag-pray sa linggong ito. Kaya ang prayer ko pa rin po ay sa prayer for sickness and healing. So, dapat pala last Friday, hiningi natin yung mga prayers ninyo, yung mga may sakit sa inyo, yung mga may nararamdamang hindi maganda sa inyo, or pwede nyo pa rin pong i-comment dito sa ating comment section kung gusto nyo pong meron kami ipag-pray sa inyo. Comment nyo lang po para maisama rin po namin kayo sa aming mga prayers. So, ang ating verse po ay sa 1 Pedro 2:24. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. So, dito makikita natin na ang ating mga kasalanan, lahat ng mga kasalanan natin ay tinubos na ni Jesus nung siya ay namatay sa krus. So, tayo po ay manalangin. Hingin natin ng panalangin yung ating mga kasalanang nagawa. Let's pray po. Panginoon, muli lumalapit kami sa inyo. Lord, ipuin niyo po kami kung may mga pagkakamali man pong kaming nagawa sa inyo, kung may mga kasalanan man po kaming nagawa sa inyo, sa aming mga kapwa, sa aming mga kapatid, sa aming mga mahal sa buhay, Lord. Kung may pagkakamali man po kaming nagawa, kung may mga kasalanan kaming mga nagawa, patawarin niyo kami, Panginoon. Andalangin ko, Lord, na sa umagang to, sa paghingi po namin ng tawad, dalangin ko, Lord, na dinggin mo po ang lahat ng aming mga panalangin at kahilingan, Lord. Andalangin ko, Lord, na
mapatawad niyo po kami. Maraming maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. So magbabasa po ulit ako ng isang verse sa Isaiah 57:18. Sa kabila ng ginawa nila, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At sila at ang nagluluksa ay aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ang lahat ng maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. So sa Isaiah 57:18-19 po pala ito. So sabi dito, sa kabila ng kanilang ginawa, sila'y aking pagagalingin at tutulungan. At ang nagluluksa'y aking aaliwin. Bibigyan ko ng kapayapaan ng lahat, maging nasa malayo o nasa malapit man. Aking pagagalingin ang aking bayan. So, let's pray po ulit. Pag-pray po ulit natin yung mga may sakit ngayon. Sige po, tayo po ay manalang. Panginoon, malapit po kami sa inyo. Lord, patuloy po namin nilalapit sa inyo yung mga may sakit ngayon, Lord. Hindi ko man po alam kung ano ang sakit nila. Pero alam ko, Panginoon, na nakikita mo sila. Lord, pagalingin niyo po sila. Dalawin niyo po sila. Hipuin niyo po sila, Panginoon. Nagtitiwala kami, Panginoon, na kung talagang pinatawad niyo kami, kami ay inyong pagagalingin. Maraming maraming salamat, Panginoon. Patuloy ko rin pong nilalapit sa inyo, Lord, yung bagong karamdaman na kumakalat ngayon, yung monkeypox. Lord, dalangin ko na wala na pong ma-infect ng sakit na ito. Dalangin ko, Lord, na i-control mo po yung sakit na ito, Lord. Dalangin ko, Lord, na mawala na po ito sa amin, Lord. Lord, kagaya nga po ng sabi niyo, Panginoon, na kami inyong aaliwin, kami inyong pagagalingin. Lord, nagtitiwala po kami sa inyo. Sa tanging pangalan ni Jesus, we declare, Panginoon, ng healing sa bawat isa na may sakit sa araw na ito, Panginoon. Dalawin mo po sila, Panginoon. Aliwin niyo po sila, Lord. Pakita mo sa kanila, Panginoon, na kayang-kaya mo silang pagalingin, Lord. Maraming maraming salamat, Panginoon. Yung may mga pneumonia, yung may mga sipon, yung may mga ubo, yung may mga lagnat ngayon, Panginoon. May mga infection sa katawan, Lord. Hipuin niyo po sila. Lord, naniniwala po kaming sila inyong pagagalingin. Naniniwala po kaming pupunta ka sa amin, Lord, para kami inyong pagalingin. Lord, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat sa inyo, Panginoon. And babasahin ko rin po sa inyo ang verse na ito sa Marcos 5:34. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka na ng inyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na." So let's pray po, Lord. Ulit. Lord, maraming maraming salamat na dahil sa aming pananampalataya, kami inyong pinagaling. We declare in Jesus' name na kami po ay gagaling sa anumang karamdaman meron kami. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa kaaliwan na patuloy na binibigay niyo sa amin, sa pag-support niyo sa amin sa lahat ng pangangailangan namin, Lord, financially, sa pagpapa-check up namin, sa pagpapatingin namin sa mga doktor, sa mga test na kailangan namin gawin, Panginoon, para makita yung mga sakit namin. Thank you sa pag-provide po, Lord, and thank you rin po, Lord, at naniniwala kami na kami inyong pinagaling na. Alam namin, Lord, na sa pamamagitan ng pananampalataya ay kami ay at kung kami ay maniniwala sa inyo, kami po ay gagaling. Yes, Lord, in Jesus' name, we declare healing, Panginoon. We declare healing, Panginoon, sa lahat ng karamdaman meron kami. Maraming maraming salamat, Lord Jesus. Maraming maraming salamat po. Meron kaming Diyos na nagpapagaling sa aming mga karamdaman. Maraming maraming salamat, Panginoon, meron kaming Diyos na nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan namin financially. Maraming maraming salamat, Lord.
Meron kaming Diyos na nag-aaliw sa amin pag kami nalulungkot, pag kami namimighati. Meron kaming Diyos na nag-aaliw at tumayakap sa amin. Maraming maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. It's Friday. Maraming maraming salamat pong muli. We declare na gumaling po tayo sa ating mga karamdaman sa umagang to. Maraming maraming salamat po. Have a nice day. God bless.